Ayan, mga bro, welcome back sa ating YouTube channel. So ayan, kitang kita nyo na yung gagawin natin ngayon. Isang TCL na CRT TV. Yung display niya, display niya madilim. Kapag gaganyan yung sira, kadalasan niya nasa parts ng screen yung adjust ng flyback. Pero malalaman nyo kung screen nga yung sira pagka iniikot nyo, maaligas-gas. Pero kung pino pa rin siya, wala doon ang sira. So buksan natin, mga bro. So yun yung board nya, mga bro. Ali, binunod nga pala siya, saksak ulit. Yun. Ayun, meron naman siya raster, di ba? Pero yung dapat kulay green ito. Pero yan, naging kulay black. Ayun, kahit yung volume. Ayun yung menu, hindi mo talaga maano. Gano'ng maninag yung mga nakasulat. So kapag ganyan, pwede naman nating adjust muna yung screen ng flyback. Ayun, mga bro, parang ano, yung konting-konti lang yung naging epekto niya nung in-adjust ko siya. Kahit sagad na siya, ano. Dapat hindi yan pwedeng isagad. Pag sinagad yan, magre-retract line na. So yung inikot ko siya, pino naman siya. Hindi siya maligas ka. So pwedeng hindi sira yung ating screen. Meron pa siyang ibang dahilan. Minsan yung capacitor na to. Yun, yung 16 volts yata ito. Mapapasok dyan nasa 8 hanggang 12 volts. Minsan naman yung transistor. Minsan na ako nakatrouble ng ganyan. Hindi ko mahuli yung sira. Nung nag-umpisa pa lang ako mag-repair, pinalit ako ng buong CRT. Yan, naging okay naman. So, check natin kung may supply ito. Tapos test natin kung good ito. Pagka ganun pa rin, try din natin itanggalin yung ano, yung screen. Tapos i-tester natin. So i-test muna natin habang nakalagay siya. Tapos pipihitin natin yung screen adjust. So yun, mga bro, bali test muna pala natin yung screen. Yung screen yan ito. Saan yung tinutumbok nito? Saan siya nakahinang? Ito yun. So ayun, mga bro, pagka binita ko, liliwanag. Pag tinusok ko, didilim. Diba? Yung voltage nya nasa mga 180 volts. No. Sa TCL parang ano yan, medyo mababa. Bali yung screen natin nakasagad mo. Tapos yan, kung titingnan niya parang maliwanag sa camera, pero sa totoo madilim yan. Ayan, hindi mo maaninag yung mga letter na nakalagay sa menu. So i-test natin yung capacitor na tinuro ko kanina. Yan, meron naman siya sa 8.5 volts. So iti-test ko muna yung transistor na to. Pag leak kasi yan, magiging madilim din yung display. So yun, mga bro, na-test ko na siya. Good naman ito, 8 and 15. Yan, hindi lang makakuha ng hindi lang makapokus yung camera. Pero 8 and 15 yung value niya. Na-test ko na siya, good naman. So ibabalik ko na. Ayan, mga bro, na ibalik ko na siya. So
yung screen pala na to, kung saan siya naka ayan, kung saan siya nakahinang, meron siyang kasamang mylar capacitor. Ayan. Pwede nating i-try na i-ano muna itong mylar. I-disconnect natin yung isang pin. O kaya ihang natin. So, try ko muna ihang. So, yun mga bro, bali inangat ko lang muna siya. Pwede naman yan, iangat lang muna natin. Tapos, try natin. Ngayon, pag lumiwanag, mas maganda palitan natin ng same value niya kesa sa wala. Kasi hindi naman yan ilalagay kung wala yung purpose, di ba? So, try na natin. Yun mga bro, sumobrang liwanag na siya. Ngayon, di ba? Nagkulay white na yung screen natin. Bali, yun lang talaga yung sira niya. Yung mylar capacitor niya. So, bubunutin ko, tapos papakita ko sa inyo yung value. Ayun yung resulta ng screen natin. Nakasagad yung ating screen niya. Kaya, ganyan. Yan dapat. Try natin pindutin yung menu. Yun. Dapat ganyan siya. So yun mga bro, normal na yung ating display. Yun lang ang sira niya. So palitan na lang natin yung tapos. Okay na to mga bro. Bali yung value niya. Bunutin ko para mas klaro. Mga bro, kung saan nakalagay itong screen wire na to, ito siya. Bali, inangat ko lang. So ang value nito ay medyo malabo lang. Two KB. So in case na maka encounter kayo niyan, may reference na kayo. Yun lang mga bro, maraming salamat sa inyong panonood.